Hi mga ka-duty! What's up? Kumusta naman ang lahat ngayong ACQ na? So today is Sunday. Today is filming day. So by the way guys, if you're new to our YouTube channel, please don't forget to like our videos and click the subscribe button. Press the bell icon para at least updated kayo sa mga incoming videos namin. So for today's video guys, this is intended for my trans sisters and for all girls na gusto magkaroon ng bigger boobies, like they would wanting to, get a breast augmentation surgery. So this video guys is I will be sharing you the pre-op preparation and then yung mga post-op care. And then, overall cost and experience during my breast augmentation journey. So, let's get started. Start tayo dito sa pre-op preparation. So, I've decided to undergo for this surgery. Kasi nga, diba, may insecurity ako and self-love na din. And then, I've consulted Dr. Ravik. And he gave me a good price naman, which is I will be discussing later. So, start muna tayo sa pre-op preparation. So, 2 weeks prior to the surgery, you have to stop everything that you're taking, like the supplements, glutathione, or if you're taking hormones, you'll be needing to stop that. So, if you guys, went under medication like 1 month or 2 months, prior to the surgery, you have to be open dito sa surgeon mo para at least walang maging conflict during the operation. So, nirequire niya lang ako ng dalawang test, yung chest x-ray and then CBC. So, the result went well and I actually sent it to Dr. Ravik. And he says na okay naman, so go visit the clinic for your operation na. It was last January 8, 2021. So, prior to the operation, you will be needing to fast like 8 to 12 hours. And then, as in, walang food intake and then water. Hindi ka iinom ng kahit na anong drinks. So, surgery date na, just this year lang. Nasa 3 months na tong buging ko. So, during the operation, as in, sobrang kinakabahan ako. Pero mas nangingibabaw pa rin yung kagustuhan ko magkaroon ng booking. So, by the way guys, it was general anesthesia. And then, my surgeon was Dr. Ravik. The brand was China. Ito siya. Yan. And then, it's 425cc. May remembrance pa ako. As in, ni-request ko talagang kuhanin ito para at least makikita ko sa bahay na yung booking ko, yung memories ng breast augmentation surgery ko. So yun, it's gonna be under general anesthesia. Siguro the operation will take 2 to 3 hours. So pagkagising mo, may mararamdaman kang pain. Siguro nandun pa rin yung anesthesia. Pero sobrang mahihilo ka. As in, manginginig ka. And then kapag ka nasa travel ka na, I'm not sure up. Siguro nakadepende na rin talaga sa katawan yung magiging epekto ng anesthesia. Kasi yung iba ay hindi, parang wala lang. Pero sa akin kasi as in, sobrang lala ng epekto ng anesthesia sa akin. Kasi nga, nung nasa travel na kami pa uwi, suka ako ng suka, as in, nahihilo ako. As in, pagkagising mo, matutuwa ka kasi nandyan na yung buging, may bandage na. So siguro yung recovery process mo is, it will take 3 days para makagalaw ng sarili mo. Pero during 1 to 3 days, trust me, it's gonna be very painful. Like, you need to have your bed elevated. Like, magpapatong-patong ka ng unan para hindi ka, kasi hindi ka i-advise ng MIGA eh. Hindi ka talaga i-advise. Dapat elevated. Like, when I was still recovering, I believe I've used 5 na pillows na patong-patong. As in, uupo ka lang talaga. As in, literal na tiis ganda talaga, girl. As in, nakaganyan ka lang. Tapos, it was, I guess, 3 days na nakaganon ako. And then, nung 4th day ko, umokay na yung pakiramdam ko. Nakakatayo na ako ng mag-isa. Nagagalaw-galaw ko na yung kamay ko. Siguro,
medyo mabilis lang din yung recovery ko kasi fighter ako, charot. And hindi ko talaga iniinda yung sakit. Pero 1 to 3 days, it's gonna be very painful. You will be needing an assistance from other person para makagalaw ka, para pakainin ka, para maghugas ng pet mo. Even, you know, maghugas ng pet after mag-poop is you'll be needing an assistance para maghugasan mo siya. Kasi hindi mo siya magagalaw eh, itong arms mo. As in, literal na super painful siya. And then, during the operation pala guys, ha, make sure na may kasama kayo para mag-a-assist sa inyo. Kasi guys, trust me, kapag ka after ng operation nyo, sinasabihin mo, ay, kare lang yan, okay lang na walang kasama. As in, literal na hindi ka makakagalaw or makakapag-isip. As in, lutang ka talaga because of the anesthesia. And then, yung sa recovery time ko, after 3 days noon, hilong-hilo pa rin ako. Kapag halimbawa wala kang kasama sa bahay, mag-hire ka ng magiging assistant. Kasi hindi ka talaga makakagalaw and then sobrang nahihilo pa. And then after 3 days nga, kung babalik ka sa clinic para i-drain yung natitirang blood, it's very important guys na mag-adhere kayo sa surgeon nyo kasi para check yung progress ng sugat nyo. And then yun, i-drain nila. And then after 10 days, removal of stitches na, tatanggalan yung tahe. And that's the only time na pwede kayong maligo. So within the span of 10 days, you are not allowed to, you know, to take a bath or even basain yung sugat nyo. May mga ibibigay sa inyong mga post-op care like yung pang-spray, pang-dinis ng sugat, and ano pa ba, yung antibiotic, make sure that you are taking that on time. Kasi ayaw natin na ma-risk yung progress ng healing natin. And then, of course, may pinasok na foreign object sa body nyo. And then may mga incisions, may mga stitches na naganap. So ayaw natin ma-infect din yung sugat natin during your healing process. So yun, after 10 days na nga, ni-remove na yung stitches ko. But there are some case na ine-extend yung removal of stitches. It's because hindi sabay-sabay or hindi pare-pareho yung healing process natin. So make sure guys na kapag halimbawa nagparetok kayo, don't ever compare your healing process sa ibang tao. Kasi again, iba-iba yung proseso ng pag-heal natin. Maaring ako, mabilis yung healing process ko pero siya, mabagal yung pag-heal ng sugat niya. So it's always good to be intact or to keep in touch with your surgeon para at least aware siya sa nangyayari sa healing mo. Yun lang naman, after 10 days nakakalakad na ako. Actually, after 3 days ngayon, nakakapag-work na ako. Siguro, hindi ko talaga iniinda yung sakit. It's just, you know, mind over matter. Pero, alalay pa rin talaga yung pagkilos mo. So, today is actually, 3 months na yung breast augmentation ko. I was able to go back to the old things that I was doing, like working out and then jogging, nakakapag-stretch na ako ng kamay. As in, fully healed na ako. It's just that you really need to take care of your breast. After a month, you have to massage it twice a day. And I will be filming a video how to massage your boobs properly para at least iwas tayo sa capsular something. Capsular enema. So yun, for the overall cost, I spent 70,000 for the implant itself and then 5,000 for the medicine including all of the pain relievers and then antibiotics. And then transportation is another 5,000 and I budgeted another 5,000 for the post-op care, like yung mga cotton buds, yung mga pang-dinis, yung pineapple juice. Because it's very important that you guys will drink pineapple juice para mas mabilis mag-heal and then mapawasan yung pamamaga ng sugat or incision part area nyo. So I spent almost more or less 85,000 to 90,000. But again guys, be sure na may allotted budget kayo. Extra budget just in case if ever na magkaroon ng complications like they need to remove your implant. Because guys, as in retoque or putting foreign object into your body, inside your body is
not 100% sure na i-accept talaga ng body. There are times that na nire-reach ng body mo, ng katawan, yung foreign object na nilagay sa'yo. So, make sure na may extra body tayo just in case yung worst case scenario mangyari. So, overall naman ay okay naman siya ngayon. Ayan siya. Ipopost ko na lang yung picture ng booking ko. Pero hindi yung sobrang daring kasi baka ma-demonetize ako. Ito siya. Ito yung size ng booking. Hindi siya sobrang laki. Own perception risk. Okay na sa akin yung average size. And for the satisfaction, kay Doc Raven, she's so very kind. Or of course, there are times na hindi siya magre-reply. Pero he always make it a point na marareplyan ka niya. Because it's very important that you guys will have a strong support system. Kasi may mga times na baka ma-depress kayo na during the recovery process na ay, sana hindi na pala ako ng paganito at paganyan. So, talk to a friend that have a breast augmentation or that undergo a breast augmentation na para at least mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat na gawin, what to do, and what are the things that we need to avoid. For those things that you need to avoid during the healing process is, of course, cigarette, that's a no-no, and taking or drinking alcohol, yun yung pinaka two things na dapat iniiwasan mo during the recovery process. And going back to Doc Raven, he's so kind, and then the staff are very nice as well. They're very accommodating. So, shout out sa inyo dyan. So, yun lang naman yung breast augmentation experience ko, and then tips on how you can properly heal. You just really needed to follow what are the instructions of your surgeon para maiwasan natin yung infection. With the rejection, it's always good to communicate with your surgeon because it's gonna be a very different topic and I don't wanna deep dive on that. But there's always a risk getting an implant. So yun, if you guys have a question and I wasn't able to cover it during this video, please feel free to leave a comment para at least ma-address natin. So yun lang, if you guys enjoyed the video or kung nagustuhan niyo itong video, please like and share to our ancestors para at least well-educated sila. This is gonna be very helpful for those, you know, girls or transgenders that wanted to undergo surgery. So at least may guide kayo. PM nyo lang ako and I will be more than happy to, you know, to address your questions. So thank you so much. I hope you guys will stay safe and stay at home. May mga bagay na i-release tayo ngayong summer. Pero let's, you know, adhere to what the government